Magandang araw mga kaguhit. Ako nga pala si Artsy Ibawi. At ngayong araw, idodrawing natin si Lisa ng Blackpink in your area. Say. Anyways, ginamit ko dito ang classic color pencil ng Fabcast. Sa papel naman ay watercolor paper. Hindi sila tugma kasi ang watercolor paper ay medyo textured doon sa ginagamit kong color pencil kaya nahihirapan akong mag-blend dito ng kulay. Sa reference ko, different combination ng neon colors ang tumatama sa skin type ni Lisa. Kaya inuunahan ko muna ng color pink and then flesh, tapos ibiblend na siya ng color white. Inuna ko yung part ng mata ni Lisa kasi mas nadadalian ako kapag inuuna ko yung artworks ko sa pagguhit ng mata. Sa pagguhit gaya nito, dapat tandaan mo kung saan yung shadow part at yung highlighted area kasi magiging realistic ang isang portrait kung aware ka sa dalawang yon. Mahalagang sangkap din ang paggamit ng white color pencil dahil sa white color pencil, nabiblend mo at mas lumalapat sa papel ang kulay. Para hindi makita yung mga grid ko sa papel, ginagamitan ko siya ng pambura, which is yung kneaded eraser. Isa siyang clay type ng eraser na idinadab ko lang doon sa parte na nilagyan ko ng linya. Tip ko lang sa mga gustong mag-drawing or sa mga beginner artist. Though hindi pa naman talaga ako pro, pero ito yung mga naging experience ko. Nagpiprint ako ng reference kung gusto ko man siyang black or white or colored kagaya nito. Tapos pag na-print ko na siya, ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng grid. Ang ginagamit kong pang-grid ay yung half inch ng ruler. Tapos kung ano ang ginawa ko doon sa reference ko, ililipat ko lang din siya sa magiging canvas ko. Hindi mo kailangang magmadali sa ganitong uri ng drawing kasi lahat naman ay nadadaan sa practice. Ako dati naalala ko, gumagamit pa ako ng charcoal na hindi ko alam kung paano gamitin. Basta trial and error lang siya. Hanggang sa nakuha ko ang tamang diskarte kung paano siya i-apply. At eto, natuto na ako sa color pencil kasi hindi ko talaga siya tinigilan. So, medyo marami pa rin akong flaws pero alam ko naman kung paano siya remedyohan. Kaya kung ako sa'yo, try and try lang kasi lahat naman nadadaan sa practice. Ayan, tapos na si Lisa. Maraming salamat sa panonood. Paalam!